Mga kapuso, tipid-tipid lamang po tayo sa paggamit ng kuryente, lalo na ngayon papalapit na ang Pasko. Tataas kasi ang singil sa kuryente. Kaya naman ang grupong Freedom from Debt Coalition ay nanguna na sa protesta laban dyan. Nakatutukwain mula sa lungsod ng Quezon si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Mike, narito ako sa Barangay Central, Quezon City. At dito nga po ay nagkakaroon ng pagkilos ang grupong Sanlakas at ang Freedom from Debt Coalition. At sila po ay nagpo-protesta kaugnay sa patuloy daw na pagtaas ng presyo ng kuryente. Kanina ay katatapos lamang nila magsagawa ng noise barrage. At bandang 7:30 ngayong gabi, Mike, ay sabay-sabay na magpapatay ng ilaw yung mga kabahayan dito. At ito po ay kasabay daw ng pagpapatay ng ilaw sa iba't ibang panig pa ng Pilipinas. Pinas, doon din sa mga komunidad kung saan na merong mga kabahayan na kinausap itong grupong Sanlakas at Freedom from Debt Coalition. At kanina naman ay nakausap natin ang Meralco at meron nga pong paliwanag ang Meralco kaugnay dito sa sinasabing pagtataas ng presyo ng kuryente na magre-reflect sa inyong Meralco bill ngayong buwan. Pinakamataas na raw sa Asia ang presyo ng kuryente sa Pilipinas ayon sa grupo ng Freedom from Debt Coalition. Mas mataas pa nga raw kaysa sa Japan. Ayon sa grupo, aabot na raw sa mahigit 6 pesos per kilowatt hour ang itataas ng singil sa kuryente ngayong Oktubre. Mararamdaman natin yan dahil malaki ang pumapatong dumarating sa presyo ng kuryente pinabayaran 1-1. Pero ayon sa Meralco, bumaba pa nga ang kanilang distribution, metering at supply charges ng average na 5 centavos per kilowatt hour. Ang problema, tumaas ang presyo ng kuryente mula sa mga independent power producer. Nasa 14 centavos per kilowatt hour ang itinaas ng generation charge, kaya tiyak na mararamdaman ito ng mga consumer. Ang rason ng increase sa rates ng independent power producers ay sa dahilang gumamit ng mas mahal na liquid fuel itong First Gas na isang independent power producer dahilan sa supply restriction ng malampaya mula September 22 hanggang September 25. So nagkaroon ng upward pressure dun sa presyo at nagkaroon nga ng increase. Maipapasa sa Meralco bill ang generation cost pero paglilinaw ng Meralco, hindi sa kanila ito mapupunta. Itong halagang itong generation charge ay hindi napupunta sa Meralco. Ito ay talagang cost ng power na pinoproduce ng mga power producers. Paalala pa ng Meralco sa mga consumer, kadalasan tumataas ang bill ng Meralco ninyo tuwing papalapit na ang Pasko dahil sa mga Christmas light at sa mga okasyon sa mga bahay at opisina. Kaya maigi rin daw kung magtitipid kayo para di lumobo ang inyong bayarin sa kuryente. Si Mang Mark, patitindihin pa raw ang pagtitipid. Yung Christmas lights, meron pa rin pero konti na lang. Hindi na kagaya noon. Dati may mga Christmas tree din, pero hindi na siguro masyado. Tinayak naman ng Meralco na pansamantala lamang ang taas singil sa generation charge. Pero ang bumabang distribution charge daw ay patuloy hanggang 2012. Mike, sa ngayon ay nagpapatuloy ang grupong Sanlakas sa kanila isinasagawang noise barrage dito sa Barangay Central, Quezon City. Kanina nga po ay pinaliwanag naman ng Meralco na 70% ng mga customer nila dito sa Pilipinas ay kumukonsumo ng 200 kilowatt hours ang mababawas sa kanilang o madadagdag sa kanilang bill. Ngayong buwan na ito ay nasa 28 pesos pero mababawasan naman daw ng tinatawag na distribution charge discount na nagkakahalaga naman ng 21 pesos. Kaya suma total, Mike, ay wala pa raw 10 piso ang madadagdag sa kanilang bill ngayong buwan. Mike? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.